Okay guys, nandito na naman ako, si Jerby Gomez sa DIY and Anything. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat. Muli, nagpapasalamat po uli ako at umabot na tayo sa 100 mahigit subscriber. It means marami natutuwa sa aking vlog. Ngayon, napag-uusapan lang po natin ngayon ay simple vlog lang tungkol sa washing machine. Kaya nga, meron ako 4 na washing machine. Ano ba ang prepare mo sa washing machine bago ka bumili? Kasi syempre, titingnan din natin yung inyong budget, ano yung pangangailangan mo. Muli, bago tayo magpatuloy, humihingi po muli ako sa inyo ng pag-subscribe, like, and share ng aking channel sa YouTube. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at ako'y natutuwa at nahiinggaanyo sa patuloy na pagbabla. Okay po, by the way, shout out sa paring George ko, George Sabilog. Sabi mo, ayan, shoutout na kita. Ngayon, ang pag-uusapan po natin, washing machine. Ano ba ang pinagkakaiba ng 4 na washing machine na nasa likuran ko? Bibigyan ko po kayo ng tip base sa aking nalalaman, aking natutunan, at aking karanasan kung ano ang mas magandang washing machine. Muli, ito po'y gabay lamang upang kayo makapamili or maisipan nyo kung ano talaga ang gusto nyong washing machine. Kasi yung iba, sinasabi lang, ay gusto ko nito kasi mura. Ay, ito gusto ko kasi automatic na. Ay, ito gusto ko kasi mas maganda maglaba. Hindi po. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng mga advice kung ano yung pangangailangan mo base sa kagustuhan mo. Hindi yun dahil sa budget mo o hindi dahil sa yun lang ang kakayanan mo or yun talaga ang kaya mo. Muli, bago tayo magsimula, inuulit ko po, ito po yung opinion ko lamang at tanging experience na naranasan ko sa mga washing machine. Kasi ako rin, kahit ako, meron akong gustong washing machine talaga sa 4 na yan. 5 po dapat yan, wala lang sa Pilipinas, wala po dito sa Africa, yung kagaya sa Pilipinas na merong isang washing spin lang. Ewan ko ba ba't naglabas pa nun eh. Pero ito po, papakita ko po sa inyo, hawakan uli natin ang camera. Ipapaliwanag ko sa inyo muli, isa-isa, ang washing machine. Nga pala, yung nakikita nyo pong yon yung unang-una sa aking kaliwa, washing lang siya. Ito po ha, washing lang siya. Ito po, washing at spin. Top load automatic, front load automatic. So magkakaiba sila. So papaliwanag natin ang bawat ano nila, kakayahan. At bago kayo, magkaroon man lang kayo ng idea, ano ba talaga ang washing machine na nababagay sa akin. Okay po, eto, simulan na natin. Okay, eto na naman tayo. Eto po yung tinatawag na washing machine na washer lang talaga. At yung washing machine na po to, lahat to halos sa Pilipinas. Eto lang po yung binibili. Sabihin na natin talagang friendly budget talaga to. Kasi mura na. Talaga makakatulong sa iyo sa araw-araw na paglalaba. Kasi laba lang talaga siya eh. Depende sa kilo. Meron na nga yata 10 kilo hanggang 12 kilo nito sa Pilipinas eh. Ngayon po, maganda siya. Mura, practical, kung talagang gusto mo maglaba-laba lang. Ang disadvantage lang po nito pag tag-ulan, wala kang spin. Hindi po ba? Mura siya, aminado po. Tsaka simple lang ang piyasa nito. Motor lang at tsaka timer. Walang masyado nagiging problema po to. Motor lang, wag lang mababasa. So, pagbibili ka po ng washing machine, siguro kung talagang friendly ano ka, budget. Eto, pero sabi ko nga sa'yo, bakit ka pa magaganito kung wala ka rin na ma-spin? Hindi ba? Kasi sayang din eh. Eh kung konti lang ang difference sa may spin, bakit mo pa sasayangin? Napakahalaga po na may spin, lalo na pag tag-ulan sa Pilipinas. Tama po ba? Mura. Disadvantage, walang spin. Okay po, sunod tayo sa next video. Po, dito na tayo ngayon sa pangalawang washing machine. Washing machine at spin dry. Ito yung tinatawag nating common sa Pilipinas. Na pag bumili ka, may washing machine, may spin ka. Hindi ba po? Naupo na ako ng bangko kasi hindi umaabot yung camera. Maganda po ang washing machine with spin dry. Bakit? Pagkatapos mo maglaba, unlaw, diretso spin. Magkatabi lang sila. Hindi po ba? Matipid din. Mura din sa Pilipinas to. Depende na nga lang sa laki. So, prepare na mga tao bumili ng ganito. Washing machine at spin dry. Sama nga naman, pagkatapos mo maglaba dito, di ba? Tanggalin natin takin. Pagkatapos mo maglaba, diretso, ayan. Ayan po, diretso, spin. Pwede ka na rin mag-unload dito. Magastos nga lang sa tubig. Yun lang. Ganun pa rin. A disadvantage, naglaba ka pa, ba't hindi mo pa pinagsama yung pag-aanlaw? Diba? Maglalaba ka, tapos mag-aanlaw ka, ubus pa rin sa oras. E di para ka rin nag-manual, kasi pagkalaba mo, yung iba sabi, hindi, mag-aanlaw ako separate ng batsa. Maglalaba siya, separate ng batsa, at kanya i-spin. So, nag-ubus ka rin ng oras. Lugi ka rin. Ikaw din ang mapapagod.
Yun po yung disadvantage din ito. Pero common po sa Pilipinas to, maganda. Oh, motor nito, dalawa, wash timer, dalawa rin, tsaka spin timer. Isang wash timer, isang spin timer, mura, practical sa mga Pilipino. Dahil kahit papano, malaking tulong. Pagkatapos mo maglaba, spin. Ngayon, kung tinatamad ka talaga maglaba dahil malang kuryente, pinaka-importante, spin. Kasi po, lalo na pagtag-ulan. Ang spin dry po kasi, malaking tulong sa atin, totoo yan, lalo na pagtag-ulan. Lalo na kung may estudyante ka. Pero ang hindi ko pa rin gusto po talaga, maglalaba ako tapos mag-aandaw ako bago ko i-spin. Hindi po ba? Para sa akin, ganun pa rin ako. Diba po? Maganda lang siya, practical sa Pilipinas. Pero para sa akin, tingnan mo pa rin yung budget mo sa susunod na video. Okay guys, nandito na naman tayo. Ito na tayo sa top load washing machine. Okay. Ano ang advantage ng top load washing machine at ano ang top load washing machine? Po. Ayan ang top load. Tapos may kabitan po ng tubig sa likod. Pwedeng mainit at malamig. Advantage, nakakatuwa. Kasi malaking tulong ang hot water. Ang top load washing machine po ay nagpa-functional ng washing, rinsing o pag-aanlaw at spin dry. So malaking tulong po sa ating mga mamis na makapaggamit ng top load washing machine. Bakit? Fully automatic na rin po siya eh. Kasi nga, naglalaba na siya. So, malaking katipiran sa atin. Lalo na pwede kang maggagay ng damit sa gabi, sa umaga, isasampay mo na lang. Diba, mga mamis? Napakatipid po nito sa oras. Alam naman natin, pag naglaba ka ng manual, is mahina na sa'yo ang 3 oras kung buong pamilya kayo. Pero pag top load ang kinuha mo, konti lang diferensya dun sa twin tub, dito ka na. May hot water din siya, pero hindi naman po lahat ng bahay may hot water. Disadvantage, kailangan may hot water ka bago siya makapasok ng hot water din. Okay po, yun lang ang disadvantage. At isa pang disadvantage niya pala, magastos sa tubig to. Bakit po? Pag naglaba siya, bago siya mag-unlaw, itatapon niya yung pinaglabahan. Tapos, pag mag-i-spin na siya, tapon niya ulit. Halimbawa, nakaset ka ng 3 unlaw, isang unlaw, tapon. Isang unlaw, tapon. Isang unlaw, tapon. Magastos sa tubig. At saka sabi ko nga sa inyo, pupunuin niya yan. Depende sa setting mo. Pero kasing setting to na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, depende po sa design at brand. Sa amin, 8. So, na-adjust yung tubig. Pero ibang 1 to 4 lang. Normal lang din po yun. Okay lang. Parang tinotal lang yun eh. Yun lang disadvantage. Kasi alam naman po natin, lalo-lalo na sa mga twin tub, na tayo, pag naglaba tayo ng puti, kasunod, decolor. Diba pa? Pagkatapos ng decolor, anong kasunod? Pantalon. At may habol pa pag doon sa twin tub. Diba? Alam nyo yung twin tub natin. Pagkatapos malaban yung puti, di color, at saka yung pantalon, basahan. Yan po ang katotohanan sa Pilipinas. Dito, pag automatic, hindi mo po magagawa. Kasi nga, pagkatapos niya maglaba, itatapon niya yung tubig, mag-aanlaw siya, tatapon niya yung tubig, mag-aanlaw ulit, tatapon niya yung tubig, at i-spin niya, diretso tapon. Magastos sa tubig. Kasi nga, lagi mo iseset. Tsaka ang design po nito, huwag kayo magseset ng low level ng tubig. Madali po masira yung gear nito. Kasi andar lang siya na andar, kahit madami yung damit mo at konti lang ang tubig mo, hindi advisable. Kaya kung ako po tatanungin nyo, pag naglaba po kayo, laging 3-port or full ang tubig. Okay po. Advantage po, dahil fully automatic, maglalaba, mag-aandaw, mag-i-spin. Tipid sa oras, lalo na sa mga mamis. Disadvantage, magasto sa tubig. Yun lang, talo ka talaga. Tsaka ano pa ang pinaka-disadvantage nito? Wala na. Yun nga, yung hot water sa likod, kailangan may hot water ka. Tsaka nga yun, disadvantage yung hindi ka makakapaglabanan ng basahan. Pero advantage, malaking tulong pa rin po sa ating mga mamis kasi tipid sa oras. Pwede ka maglaban ng gabi, kinabukasan mo na isampay. Hayaan mo na siya. Meron naman setting to ng 1, 2, o 3 oras, depende sa ano. Damihan mo yung unlaw para ano. Totoo, ang twin tub po kung tutusin magastos din sa tubig. Bakit po? Kasi naglaba ka, hindi po ba? Nag-unlaw ka, naka-ila-unlaw ka rin. Ganon din po dito. Ila-unlaw din, tatapon mo rin. Yun nga lang, pwede ka pa ulit-ulit. So sa twin tub, kasi pag inunlawan mo ng puti, pwede mo ipa-unlawan ng decolor at saka ng basahan pa. Dito talaga hindi. Pero, ang advantage po nito, pwedeng cycle wash lang. Iwawash mo lang siya. Iset mo, cycle, wash lang. Okay, wash lang. Tapos, tanggalin mo yung damit, palitan mo ng pantalon, wash mo uli. Tapos sunod, palitan mo uli, wash mo uli. O, di ba? Ngayon, sabi, ay, ayoko niyan, walang spin na separate. Hindi po. Pwede po itong spin separately.
Halimbawa, naglaba ka ng manual, tinamad kang gamitin yung washing machine, gusto mo spin lang, pwede rin po to. Yan ang mga advantage. Sabi ko nga sa inyo, pwede to spin lang. I-arrange mo lang maayos yung damit? Pwede. Pwede nga, rinse and spin. Pwede po yan. Mag-aanlaw siya at mag-spin. Ikaw yung naglaba. Kalokohan mo naman. Pinaglaba mo pa yung sarili mo. May washing machine ka naman. Mga mamis, advantage ito. Fully automatic. Maglalaba, mag-aanlaw, mag-spin. Bukas mo na ibilad. Disadvantage, tubig. Kailangan madami lagi para hindi masira yung gear at magastos. Pero nasa sa inyo setting na po. Pero sabi ko sa inyo, pwede itong laba lang, ha? Reminder po. Tapos yung tubig sa kabila, kailangan may hot water kung may hot water ka sa bahay. Isa pang disadvantage ito, huwag po kayong bibili ng fully automatic kung ang pressure ng tubig nyo sa bahay ay hindi enough. Or umaasa lang kayo sa pressure ng water company. Kasi pag nagloko po yan, na pressure, maapektuhan ang washing machine. Kasi po, may enough na time po to pag nagkakarga siya ng tubig. Halimbawa, hiningi mo sa kanya pool water, yung puno. In 3 minutes, kailangan mapuno niya. Pag hindi niya puno-puno, mag-error siya mag-isa. Yun ang disadvantage nito. Kaya kailangan, bago ka bumili po nito, make sure na may water pressure kayo sa bahay o may sarili kayong pump motor para sa tubig. Kung aasa po kayo sa nawasa, make sure nyo din po na hindi nagloloko ang pressure ng ating water company. Okay po, yun lang ang mga disadvantage. Magastos sa tubig. Yung hot water, kailangan may sarili kang ring hot water para makakonek. At kailangan may pressure. Okay po, sunod na video tayo. Thank you. Okay guys, nandito na naman tayo. Ito na yung tinatawag na front load washing machine. Fully automatic. Meron pa pong design nito na may wind dryer. So, advantage. Kung tutusin po sa lahat ng washing machine, kung ako tatanungin mo, prepared ko siya. Bakit? Sabi ko, parehas pa lang ito ng top load ha, yung kaninang binidyo ko, yung pangatlo. Ang pinagkaiba lang nila, nasa harapan ng pinto, yung isa nasa taas. Same din, hindi ka pwedeng bumili nito kung ang presyo ng water mo is mahina. Kasi nagbe-base din po to sa water pressure. So, hindi advisable kung sasabihin mo lang, ay gusto ni Jerby kasi rekomendasyon niya, yun, maganda daw kasi ano, hindi po. Magbase ka pa rin sa tubig sa bahay nyo. Okay po, paliwanag natin. Ano advantage nito? Maraming nga cycle to kung tutusin eh. Lalo na kung may dryer, pero hindi ako prepared. Okay, front load automatic washing machine. Maganda, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo, 10 kilo, 12 kilo, 20 kilo. Meron. Depende sa design, depende sa klase ng gusto mo. Kung bachelor ka, siguro 5 kilo pwede na. Okay. Ano advantage na isa nito? May heater sa loob. So, magastos sa kuryente. Totoo po yun. Pero ano advantage ng may heater? Patay ang bakterya. Kumbaga. Tsaka mahalinis po talaga pag may hot water. Kasi may heater po to sa ilalim. Sa pinakailalim niya dito. Gumagana po yung heater niya habang naglalaba ka. Pero, advantage niya rin, pwede mo alisin yung water heater. Water, yung heat, kasi may adjustment po to ng 40 degrees, 60 degrees, 95 degrees. So, pwede mo eliminate yun. So, pwede siya maglaba without water. So, the advantage, di ba? Advantage niya, may heater siya na kung saan nakakatulong sa paglalaba, lalo na sa mga damit ng bata, yung mga sensitive. Oh. Disadvantage niya, mas mahal sa kuryente. Bakit? Kasi, may heater. Pero, later, hindi mo naiisipin yun dahil importante ngayon, health conscious tayo. Isa pang advantage niya. Ano ba ang advantage niya? Pinaka front load, pinaka the best na advantage niya. Napakatipid sa tubig. Bakit po? Almost isang timba lang po yung laman ng tubig niya habang naglalaba. Kukumpara mo doon sa pangatlong ni ginamit natin na washing machine, drum yata yun. Kalahating drum kada maglalaba siya, lalo na pagpuno. Hindi po ba? Ito, napakatipid. Prepared ko po sa lahat ng washing machine, front load. Kung may budget na rin lang po kayo at bibili kayo ng top load, may labas na sa Pilipinas na mga front load na mura. Prepared nyo na po yun. Pero, syempre, tingnan mo rin yung kung talaga ano yung pangangailangan mo. Baka hindi na, tsaka depende nga po kung may tubig sa bahay nyo. Kano kung wala, sayang lang din. Lagi din siya mag-e-error pagka ang tubig niya ay mahina. So, prepared siya sa may pressure, pero advantage niya, malinis, maganda, may hot cycle siya na kung saan pag naglaba ka pwedeng hot water ang gamitin mo, especially sa may mga bata na sensitive.
Tapos, yun nga, sabi ko sa inyo, napakatipid sa tubig. Advantage siya. Wala ka masasabi. Okay. May disadvantage na isa. Isa pa, dagdag ko na lang dun bukod sa may kuryente. Iba ang ginagamit ng sabon ng mga front load automatic, just to remind po sa lahat. Iba po ang sabon ang ginagamit ng front load automatic. May design talaga siya. Pero pwede nyo rin gamitin yung top load na sabon, yung ginagamit na ordinary sa tatlong washing machine natin. Pero pwede siya maka-apekto kasi may bubbles. Pag mabula po kasi talaga yun eh, yung mga ganun sabon. Yung ginagamit pong sabon dito, hindi ganun dapat mabula kasi nga konti lang yung tubig niya. So pag bumula siya, magli-leak. So mag-e-error yung machine. Pag sobrang bula din po, mag-e-error siya or magli-leak at nakaka-apekto sa bearing dito. May bearing sa likod yan. Pag sobrang bula yung bearing, yung bula pwede pumasok sa bearing. Disadvantage siya lang. Yun lang po. Pero ako po, pinaka-prepared ko sa lahat ng washing machine, front load. Naglalaba na may hot water, matipid sa tubig, tsaka sa mga sensitive, naman, lalo na sa mga yung makatihin. So patay ang bakterya talaga pag mainit. Okay po, ipapaliwanag ko uli yung apat kung ano yung pinagkakaiba. Ipapokus ko po yung video natin. Okay guys, so sana may napulutan kayong konting kaalaman tungkol sa apat na washing machine. Gaya na sinasabi po, itong dalawang to, na nanditong pool automatic, bago ka po bumili, make sure na yung water pressure sa bahay mo is enough at hindi nagloloko para magamit mo lang silang dalawa. Ngayon, kung talagang prefer mo yung dalawang yon, timba-timba lang, pwede na. Kahit hindi ano, at least may washing machine ka pa rin. Pero gaya nga po nasabi ko, tingnan mo rin yung budget mo kung saan ka makakaluwag. Kasi baka naman ang iniisip mo dahil nakakamura ka lang. Pero yung oras sa ngayon po, mas mahalaga na yung oras natin na makapagtrabaho sa ibang bagay. Pero sabi ko nga rin po sa inyo, ang naiiba lang siya, iba po ang sabon niya, front load washing machine is iba ang sabon, may special sabon siya, pero pwede nyo rin pong gamitin yung sabon ng tatlong yon, yung tatlong yan, pare-parehas ang sabon, siya lang po talaga naiiba. Pwede nyo gamitan, pero may tendency po katagalan, mas madali siyang masira, lalong-lalo na yung bearing, at magiging problema mo, lagi siya nag-leak kasi magbabubbles. Yung ordinary sabon po, pwede dito, kahit nga yung pareta, ihagis mo dyan habang naglalabas siya, walang kaso. Hindi po ba? Ngayon, sabi ko nga sa inyo, kung ako po ang tatanungin nyo base sa aking karanasan at natutunan at aking kasiyahan, prepared ako sa front load automatic. Bakit? Naglalabas siya ng mas maayos na matipid sa tubig. Meron siyang option na pwede mong gamitin ng hot water, pwedeng 40, 60 hanggang 95 degrees. So, pwedeng makatulong makapatay ng bakterya. At higit sa lahat, same din po siya, washing, rinsing, drying. Pero hindi siya yung spin dry lang po tayo, hindi siya yung drying na talagang tuyon-tuyo. So, meron siyang option na with dryer, pero medyo saka na natin pag-usapan yun. Ngayon, yung ibang tao nagtatanong, ano ba ang gusto kong washing machine? Inverter o non-inverter? Dito na naman tayo sa non-inverter at inverter. Gaya na sabi ko, preferred pa rin po ako sa non-inverter. Bakit? Kasi nga po, sa panahon natin ngayon, hindi pa ganun ka-available ang piyesa sa Pilipinas. Hindi po ba? Tapos hindi po lahat ng technician may alam sa inverter. Kailangan po may proper training ka sa inverter. Ang nangyayari lang po yun sa by each brand. Pero kung kukuha ka ng technician sa labas, medyo mahirap po. Kasi kailangan train niya eh. Yung mga dalawang washing machine na yan, kahit yung nagre-repair na electric fan, pwede. Pero dito, sa dalawang to, kailangan kahit papano, fully trained po siya. Yun ang disadvantage niya pag nagpa-repair ka. Pero sabi ko nga po sa inyo, nasa sa inyo na po kung ano yung bibili nyo at kagustuhan nyo. Kaya na sinasabi ko, ang aking opinion ay para lang makatulong kung ano ang mas gusto mong biling washing machine. Kasi darating ang oras, baka sabihin mo, bakit wala nagturo sa'yo. So hindi rin po pinapaliwanag sa mga salesman yan. Pinapaliwanag ko po sa inyo, washing machine lang. Bakit ka pa bibili na washing machine lang kung pwede ka naman bumili ng may dryer? Hindi po ba? Washing na, may spin dry pa. Bakit ka naman bibili na may washing na may spin dry kung konti lang ang diferensya sa fully automatic? Yun nga lang, magastos ang tubig. Totoo po yun, magastos siya ang tubig. Pero malaking tulong na po sa atin yung tinatawag na may naglalaba, may nag-aanlaw, at may nag-i-spin dry para sa'yo. Magastos lang sa tubig. Disadvantage. Pero kahit ano sabon, pwede. Front load, advantage, matipid sa tubig. Disadvantage, mahal sa kuryente. Bakit? May heater.
Pero tandaan niyo po, pwede natin tanggalin yung kanyang option na may hot water sa loob. Kasi papatayin mo yung heater, depende sa function na gusto mo. Pero advantage, nakakapatay ng bakterya kasi nga pag umandar yung heater. Hindi po ba? Disadvantage, may special na sabon na dapat mong gamitin. Pero hindi po ganun kamahal ang sabon nito. Mura lang din po. Liquid pa nga ginagamit ng iba, pero ako prepared ko din po ang liquid. Kaya sabi ko sa inyo, doon sa apat na washing machine na pinaliwanag ko, ito po'y aking opinion at base sa aking karanasan. Nasa sa inyo pa rin po ang pagpili kung ano ang inyong nagugustuhan. Kasi baka naman sinasabi ko sa inyo, yun ang bili mo, wala ka naman budget. Yun lang. So, isipin mo rin, katagalan, malalaman mo ang ano ang mga dahilan bakit pinaprepared ko yung washing machine na yun. Pero sabi ko, remind, hindi siya pwede, yung dalawang yan, mahina ang pressure ng tubig. Muli, maraming salamat, lalo na doon sa nag-subscribe, like, and share na aking video sa aking YouTube channel. At naka 100 plus na po ako. Sana, mihingi uli ako sa inyo ng patuloy na pagsuporta sa aking video. Maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat, lalo na sa COVID. God bless po and thank you very much. Bye-bye.